Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping klo, may gusto lang ako na i-share sa inyo about po ito sa pangyayari sa EDSA. Na kung saan isang nagpakilalang pulis sinita na galit dahil daw siya ay nagmamadali. Yan ang kanyang naging dahilan dahil ito ang nagpakilalang pulis ay dumaan sa bike lane. So mga ka-action, at nagalit po ito dahil binibidyuhan. So ito na po ang masaklap po sa atin na sila ang tagapagpatupad ng batas pero ang iilan sa kanila ay lumalabag sa batas. So para sa atin mga ka-action, ang mga traffic enforcer ay tinutupad lang nila ang kanilang tungkulin dahil kung ang ating mga kapulisan ay tinutupad din sila ng kanilang mga tungkulin, ganun din po ang ating mga traffic enforcer. At wala silang papalagpasin maging official man ng gobyerno kapag nagkakamali, eh dapat hulihin or tikitan. So ito na ho mga ka-action, no? Wag na po natin patagalin. Panoorin na po natin ang nasabing eksena. Sinita ang isang rider na nagpakilalang pulis matapos dumaan sa bike lane sa EDSA. Ang depensa ng rider, nagmamadali lang siya. Nasa front end balitang yan, si Gary De Leon. Nagkasagutan ng rider na ito at mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation at Coast Guard sa bahagi ng EDSA Santolan kahapon. Nagsagawa ng operasyon ng SAICT para manghuli ng mga ilegal na dumadaan sa bike lane. Ang nasitang rider, nagpakilala pa raw ng pulis at may ipinakitang ID. Pero sa gitna ng sagutan, bigla rin itong kumambyo. Hindi ko ginagamit ang profession ko. Sabi mo pulis tayo. Nagmamadali ako, sabi ko, galing ako kang crime, sabi ko. Nagalit din ang rider na binibidyoan siya. Depensa ng sinitang rider, nagmamadali raw siya kaya siya dumaan sa bike lane. Ang gusto niya lahat tulihin, eh lahat naman hinuhuli yung mga dumadaan dun sa bike lane. If you will look at the video, ang dami naman nahuhuli. Sa uli, tinikita ng rider at kinumbiska ang kanyang lisensya. Aanamin din ng Department of Transportation kung totoong pulis ang naturang rider. Nagbabalita. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping klo, napanood na po natin ang mga mainit na eksena sa EDSA. O diba mga ka-action, ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang pulis. Nagmamadali daw siya, galing daw siyang kamkrami. Reason na ba yan para dumaan ka sa bike lanes, sir? Mukha yatang may magsusuri na naman ito at mukhang may paiyak-iyak naman ito. O itong masaklap, baka hindi pa ito totoong pulis eh dahil gusto ng mga traffic enforcer na nakahuli na ipaberipika ang kanyang totoong pangalan kung ito po ba ay isang tunay na pulis. Diba? At mas lalo naman itong nakakahiya sa hanay ng ating mga kapulisan kung totoo siyang pulis dahil siya naman ay isa naman na naglabag sa batas trapiko. Diba? So ito na nga po ang masasabi natin mga ka-action na kung saan ang ating mga general na mga PNP ay nililinis nila ang mga tiwaling opisyal na kung saan ay sangkot sa mga iba't ibang krimen. Ito naman ang iilan ay hindi pa rin tumitigil. Bagkus pinapagkalandakan pa nila na pulis sila. Sir, excuse me po ha, dyan sa lumabag kung ikaw po ay pulis, sana po ay naging ikaw ang maging halimbawa na sumunod ka sa batas dahil ang alam po namin, kayo po ay nagpapatupad ng batas nang huhuli ng lumalabag sa batas. Diba? O tiyak naman ito, manggagalaiti naman ito si Police Colonel Jean Fajardo dahil may isa namang pulis na lumabag naman sa batas trapiko. Diba? So
So marapat lang po mga ka-action na umaksyon po ang ating mga matataas na official na kung saan sila ang nagkukontrol ng kanilang mga tauhan dyan sa kung saan-saan ng mga departamento, no? Kaya sa kay General Acorda, kay Colonel Gene Fajardo, ayan, salamat po sa inyo sa paglinis ng inyong hanay. Maganda po yan para maibalik na po ang tiwala ng mga publiko sa ating mga kapulisan. At tungkol naman po doon sa pagbibidyo, dahil nagreklamo po siya na kung bakit siya binibidyohan, yan po ay protection lang sa nagsita sa inyo. Ika nga, kapag may camera ka, eh parang safe ka na. Safe din po ikaw niyan, safe din po ang kumukuha ng camera. Kasi kung ano man ang mga gagawin nyo, at least marirecord. Yun po ang naging purpose doon. At hindi lang po yan nangyari ganyang eksena. Kahit sa mga ordinaryong tao, sa mga sibilyan na tao, kapag may kapag kataluhan, may kaaway na nagsusumbata, na nagkaanuhan, eh natural lang po yan, videohan agad nang sa ganun ma-record kung ano man ang gawin ng kabilang panig. Yun po ay protection kapag may camera. Kaya napaka the best kapag may camera, kasi ang mga ano yan, eh parang mga ngamba na gagawa ng kalukuhan dahil may nakaabang na camera. Diba? So yun lang muna ang latest update ng balita ngayon mga ka-action, mga ka-campaign. No, gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.